Hello guys, welcome to my vlog. So for today's video, gagawa tayo ng isang DIY soap, or which is yung moisturizing soap gamit ang kamatis, kalamansi, oil, coconut oil, at syempre hindi mawawala ang ating tawag dito, soap base o yung glycerin natin. So syempre kailangan din natin ng lalagyan ng knife. Paalala po sa mga batang manunood, pag gagamit po kayo ng knife is kailangan may guidance pa rin po ng ating mga magulang. Then ang ating pang tawag dito DIY, yung mano-mano nating blender. So umpisahan na natin guys. First is we have to cut first the tomatoes. So ang gagamitin lang po natin ngayon is yung good for one lang. So ipasok natin to guys. Yan ang isama yung buto. Makakatulong din yan. Hindi naman natin kakainin. At syempre, huwag natin kalimutang isama yung mga juices kasi yun ang pinaka-importante. Sana all importante. Okay. Ayan. Then, ito nga muna. Para ako nag-ano, yun ay nag-i-start ng ano, ng motor ng bangka. Oh yeah. Sino nga yari ba? Ano nga yari ng bangka? So tingnan natin. Ay oh, shala. Say. Isa pa. Natuwa ako. Ano? Ayan. May nakalimutan ako, wait lang. A few moments later. Ayan, isali natin siya dito sa ating lalagyan. Ayan, okay na yan. Then set aside muna natin ito. Hindi na ito natin kailangan. Medyo tad-tad din. Pigain pa natin para lumabas yung mismong juices ng ating kamatis. So ngayon guys is ito namang kalamansi ay gagayatin natin. Yung katas lang yung gagamitin natin ha. Kaya ako naisip guys na pagsamahin ang kamatis at kalamansi. Makikita nyo naman sa pangalan ng product ko is Tomansi. Tomansi Moisturizing Soap. Nasabi po na isa kong kaklase ay para daw Toyo Mansi. Sabi ko, huy, hindi ha. Grabe siya manlait. Masyado siyang judgmental. So, ito lang muna. Itong juices lang ang gagamitin natin. So, bago yan, dapat hindi nakasama yung buto. Kulang ako tinito. Wait lang. Lagyan na natin ngayon ng kalamansi juice yung piniga nating tomato. So yun nga, bakit nga naisip kong gamitin ang kalamansi at tomato? Kasi di ba sabi nila good for skin ang kalamansi at tomato. Nakakapagpakinis, lalo na ang kalamansi. Kasi yung iba ginagamit upang paputi ng mga singit-singit, kilikili. Kaya naisip ko maganda combination silang dalawa. Di ba? Mix well guys para well mix. Charot. Hindi ko na alam ang sinasabi ko. Bahala na kayong umunawa guys. Parang kulang pa. Hindi na kasi ako gagamit o hindi na tayo gagamit ng
pampabango or yung fragrance kasi mabango na naman ang kalamansi. Okay lang yung may mga ano, may mga residue yung may mga buo-buo para talagang ano, organic na organic siya para sa organic chemistry. Yun po talaga ang purpose nito. Kaya sir, alam mo na ha. Okay, set aside muna natin to, guys. At habang inaantay natin, habang nandito tong ating product, ay yung ating ingredients, ay tara munang tunawin yung ating soap base. So dahil wala po tayong blender, wala tayong microwave, gagamit tayo ng DIY dito sa aking dirty kitchen. Talagang literal po siyang dirty kitchen. Pagpasensyahan nyo na po. So ilagay natin yung mga kinat nating soap base into cube part. Para mas mabilis siyang matunaw. Ang dumi pa. Ay, may buhok ng demonyo. Charot. Ano ba yan, Ate Mel? Ang dumi, ha? Ayan, damihan na natin. Ito, marami naman tayong ingredients. Ingredients. So, hindi ko alam kung ilan ang magagawa natin. Basta, guys, gumamit ako na. Ilan ba yun? Mamaya, malalaman natin. Ayan, pwede na yan. Then, ilagay natin dito. At pero, lagyan din natin siya ng water. Ayan, para mainit siya na mainit. Mainit siya na mainit na mainit. Ay, nalabyan. Nakere lang yan. Hayaan nyo na siya. Ay! Ayan. So guys, antayin natin siyang kumulo. See you around. So, ayun guys. At nahango natin ang ating glycerin after 82 days. Charot. So, medyo halu-haluin muna natin kasi mabuo, matuyo, oo. Ayan, meron po akong ano, meron pong nagsaside comment sa likod ko. So ngayon guys, pwede na natin silang paghalu-haluin, pero unahin muna natin ang ating coconut oil para pampadulas. Oo, pampadulas. Paborito ni Jojo, pampadulas. Samasamahin natin. Pag samasamahin natin dito, konti lang. Ayan, pwede na yon. Kasi nakita ko naman sa mga DIY instructional videos. Konti lang naman nilalagay nila. Next is, ihalo na natin yung ating mga ingredients. Ayan na. Kinakabahan ako sa kalalabasan niya, guys. Ayan. Then, haluin natin siya gamit ang ating pang stir. Oh, stir. Gumapit ako ng ano, ng toothpick. Tawag dito? Ng chopstick. Pang stir. Then, haluin lang natin ang haluin para maghalo-halo sila. Ano pa ba? Then, para sa ating molder, dahil DIY naman ang soap na ginawa natin, DIY na lang din ang molder natin, ang soap molder. So, gumamit ako ng mga cups. Then, ito, tinanggal ko na lang yung label ng isang brand ng cup noodles kasi hindi naman sila sponsor. Ayan. So, hindi na rin ako gumamit ng kahit ano pang pampabango, pampakulay, para talagang very organic talaga yung soap na gagawin natin. Halo lang ng halo. Then yon, after that, pwede na natin siyang ilagay sa ating molder. Wait lang. Nagbubuo-buo na siya. Oops, slowly dapat but gently. So may lang natin siya ikat. Then lagyan din natin ito ng kaunti. Ayan. So after that, iset aside muna natin silang lahat. Then antayin natin matuyo. Wait lang.
Dapat guys, ano, hindi nyo nakikita, dapat wala siyang bubbles. Para mas kapanipaniwala yung soup na gagawin natin. Pero okay na rin may bubbles, hindi naman tayo ano. Hindi naman tayo company. Pero mas maganda na rin ngayon may bubbles. Ano ba talaga? Kung yung walang bubbles pala. Ayan. So, set aside muna natin. One eternity later. So guys, here is the finished product ng ating Tomansi Moisturizing Soap. At ngayon ay ipapack na natin siya. So, wala na akong ginamit na soap molder. Dini-IY ko na lang siya. Mano-mano cut na lang.